Hi guys, this is Nick from Nick Creation Channel. Ang topic natin ngayon is about Monsta Infinite. Gusto ko lang pag-usapan yung honest opinion ko, feedback sa mga nangyayari sa project ngayon. Start lang tayo dito sa roadmap and then yung tingin ko na expectation ko as an investor. Tapos puntahan natin yung mga weekly updates. So himay-himayin natin yun. Ito naman natin dito na yung minigame is targeted talaga siya ng Q4. Q1 na ngayon ng 2022. So yung alpha testing na exceed na rin to, beta testing, game public launch. So delayed na rin talaga to dahil yung una natin is yung minigame. Yung assumption ko dito is yung minigame, ito yung parang magiging minimum viable product nila para alam nila kung ano yung magiging experience ng mga players and ano yung mga adjustments na kailangan. So hindi natin masisisi na marami sa mga investors dito or mga naging or part pa din ng community. Medyo nalulungkot yung iba naman. Syempre, they're still positive and nakita ko pa rin naman na buhay pa rin yung community behind this project. Actually, ito yung video nung From the Bottom of My Heart. So, part 1 pa lang to. Sabi nila, 4 na videos to. Dito, sinishare lang namin. Ano yung mga magaganda naming nakikita dun sa project. And when we say minimum viable product, ito yung product version with limited features which is targeted at collecting customer feedback for further product development, and this feedback is essential. So ito lang yung concept niya. And since meron tayong experience sa mga product development, project management, I think yung pinakakulang lang talaga sa ginagawa ng Monsta Infinite ngayon is hindi pa rin nalalatag ano ba talaga yung bagong timeline. And usually kasi pag nagde-develop ka ng project, release down mo yung lahat ng mga activities based doon sa mga functionalities tsaka mga features na binibuild. And internally, syempre, nagkakaroon tayo ng mga owner. And at the same time, yung pinaka-important that nagsiset tayo doon ng target time. Part kasi yun ng role ng mga developers. Parang kailangan mong iset ano ba yung target date and ikaw na bahala maglagay ng buffer doon. So halimbawa, merong special section ng game about QR code. So ako bilang developer, kailangan kong i-assume ilang oras ba yung igugugulin ko para magawa ko yung feature na yun. And at the same time, ako na bahalang maglagay ng buffer doon. Kung halimbawa, magte-take sa akin yun ng mga sabihin na natin na 48 hours para ma-sure ko lang na kaya ko siyang i-deliver on time. So pwede ko yung lagyan ng adjustment na sabihin na natin na 12 hours. As a whole product, si project manager, ito total niya yung lahat ng oras na yon. And so siguro yung mga ibang mga audience nandito aware na kayo dito, pero dun sa ibang mga investor, gusto ko lang i-share yun na dapat ito total nila yung lahat ng efforts. Kung tawagin nga Mondays, so gaano karaming araw yung magagamit doon. And then through that, magka-come up na sila ng product timeline. Like, pwede na nilang sabihin na, okay, yung minimum viable product namin, kaya na namin siyang i-complete by sabihin na natin na end of February. Kasi important yun, guys. Kapag wala tayong sinet na timeline, ang mangyayari dyan, paano natin masiset yung commitment and focus ng mga developer? Siguro, internally, meron silang ganon. Pero, since nandito tayo sa blockchain and marami na rin mga FUDs na kumakalat and gamit na gamit din kasi yung transparency sa area na to, tingin ko dapat magkama pa rin ng target date, hindi lang parang nakahang yung mga audience natin kung kailan ba talaga nila i-release yun. Well, yun yung honest opinion ko about it. Tingnan lang natin ano yung mangyayari later on. So since pinag-usapan na rin natin yung minimum viable product, so ang goal talaga dito is makapag-come up ng empathic design, usable, reliable, and functional. Lahat yan, kailangan madaanan yan. Ano yung mga core components para masabi natin na running na yung game natin. And syempre, kung gagawa ka ng isang product, pag-iisipan mo, every phase ng development, kailangan functional yon. Hindi katulad nito na, halimbawa, mag-build ng sasakyan. So, una, gulong lang. So, sino ba magiging masaya doon, di ba? Ang goal talaga natin dito is kung gagawa ka ng kotse as much as possible, di ba? Sa una pa lang, functional na 'yan. So, ito may kotse ka na. And then dito, may added security na dito sa likod. And then ito na 'yung pinaka kotse mo. Tapos ito number 4. 'Yan kompleto na. Although sa ibang concept ng minimum viable product, kung ang expectation lang ng customer mo is something na makakapag-transfer ng tao from one point to another,
So pwede na yung meron kang bike kasi makakaalis ka na. Pero kung ang goal talaga natin is kotse, so as much as possible, kotse na yung mabibuild natin for the people. So yung pinaka-important niya, yung gulong, yung engine, so tatakbo na yung sasakyan. Ako, I hope na lang na kung hindi man mismo kami informed or yung ibang mga users about the timeline, siguro yung mga private sale investors na lang nila, aware sila na ito yung target dates. Para baka yung mga strategic investor din nila makapag-support, makapagbigay ng developers, and makatulong dun sa mga ginagawa nila. Pero mamaya, tingnan natin, ano ba yung mga update ng game? Dahil nga pinag-usapan natin yung MVP, yung minimum viable product, so important dito is to build, measure, and learn. So, kaya nga kung makikita nyo isa sa mga tinweet ko, sabi ko nga dun, kadalasan, yung mga product na dinedevelop ngayon, we want to change lives. We are envisioning game changer products. So it means na kailangan din talaga na ng mga complex processes or task activities. Kung makikita nyo yung process nila ngayon, ang ginagamit nilang process is yung agile process, wherein tinitingnan nila ano ba yung mga nako-complete nila, ano yung mga in progress, and ano yung nasa product backlog nila, ano yung mga target nilang gawin. So yun na yung puntahan natin ngayon dito. So sabi nila, ang na-complete na so far is visuals online, yung visual experience such as reward pop-up graphics and power up, so good yun. And then bug repellent, so 9 bug fixes and optimizations covering game room and network security. And then yung server stuff naman, game server fleets running with auto scaling. So ayun guys, hindi naman kasi talaga madali na mag-build ng mga products. Syempre it takes a lot of research din, and yung agile process kasi it's more about inspection. So ito yung ginagawa nila, parang ano na ba yung na-complete natin. And then while doing this, if you do communication and measuring, so doon na pumapasok yung transparency, which is super important. Kasi kung hindi natin makikip yung transparency, hindi natin alam paano natin ma-embrace yung adaptation. Yun naman yung tinasabi na maging adaptive tayo doon sa mga challenges na na-experience natin along the way. And then kung ano yung mga kailangang adjustments in terms of people, kung kailangan natin ng mga experts, so kailangan din nila yung gawin. Adjustments about the tools or technology, so kailangan din nila yung gawin. And it also takes time, it takes cost. So yun yung mga kailangan nilang i-consider. Number 2 is, ito na nga yung mga ongoing na task na ginagawa nila. So yung sprint kasi guys, yung tawag dyan, parang yan yung pinaka period of time na kailangan nilang i-take para mag-develop. Like for example, depende kasi yon. And usually, every sprint, so imagine nyo lang, parang yun yung parang isang takbo natin sa track, diba? So yung every sprint, it takes usually 2 weeks. So kung 2 weeks silang magde-develop, parang mag-meeting sila ng Monday, next Monday, doon na nila i-check ulit ano yung mga nangyayari. And then on daily basis, chine-check din nila ano ba yung progress ng mga tasks nila. So yun nga, nahihirapan sila guys sa anti-cheat. And alam naman natin yung complexity niyan, and it really takes time. Pero tulad nga ng sabi ko, syempre, let's hope na meron din silang mga internal timeline kung kinakailangan nila na magdagdag ng tao. Kahit na may Chinese New Year sila, may mga Chinese sa kanila, yung iba hindi na rin nakapag-celebrate noon. So talagang binibigyan naman ng Monsta Infinite ng time yung projects. So encrypting user data to reduce risk of theft. Big deal to guys, di ba yung security? Kung nabalitaan nyo yung mga parang biggest hacking sa blockchain, yung wormhole yata yon sa, I'm not sure kung Solana ba yung blockchain na yun. So good thing na tinitingnan nila to, kasi kung ma-hack lang din yung system nila, hindi rin magiging safe yung mga players nila dun sa mga assets nila, NFTs or tokens. Then baliwala rin guys, kahit madaliin natin yung project. So another complex thing na kailangan nilang gawa ng paraan. And tulad nga na sabi ko, kailangan nilang mag-set ng time, and kung kailangan nilang magdagdag ng tao, additional experts, so yun sana yung pwedeng gawin. And ito guys, meron silang 35 test cases pending for QA. Sobrang dami niyan. And hindi natin alam ano yung details ng mga kailangan nilang i-test. Pero given na in the spirit of inspection, nakita nila na sobrang dami yan. Kung kailangan nilang magdagdag ng QA testers, so kailangan nilang gawin yun.
kung gusto talaga nila na mapabilis yung pag-develop. Kasi ako, experience ko na yan. And pag sinabi ng client na meron tayong usapan eh, na kailangan yung i-deliver tong product na to by this time, and marami na kasing maaapektuhan yan sa business namin. And then internal alpha, so sabi dito, playtest with target to have 1,000 accounts each leaderboard ranking. So ito yung pinaka siguro parang leaderboard din nila. And then lastly, so sabi dito, we know you're probably wondering what happened to the sprint from last week. So yun guys, na-explain ko na yung sprint ah, lalo na sa mga hindi naman nasa IT field. So well, full disclosure, not all sprints can be completed successfully within the week. And take the anti-cheat system for example, it may take up to 3 weeks for us to fully develop the system and to make sure that the system runs flawlessly. Ako guys, more on ano kasi ko eh, more on empathy din. Parang kung ilalagay ko yung sarili ko sa side nila and then ilalagay ko rin yung sarili ko sa mga customer based sa experience ko. Yung ibang customer, syempre hindi talaga sila magiging masaya dyan. And ang sasabihin nila dito is, kung that's something na part ng product vision, so dapat ma-plan nyo ng maayos. Not unless, alam mo yun, parang hindi talaga siya part ng agreements. Tapos, during the process, nakita natin yung opportunity na, oy, gawin natin to. So, pwede tayong bumalik sa customer. Oy, ngayon lang namin naisip tong anti-cheat na to. So, ganito karami yung time na kailangan para dito. Parang ganun. It may seem it is a shared feeling with our developers, but no matter how frustrating it may seem, everyone is working hard here, tirelessly working even throughout the lunar holidays to progress through the minigame task as efficient as possible. And no, the provocative emoji reactions is not help guys. Looking at a different perspective here, there is a considerable amount of progress in the game developed. So guys, napunta rin ako sa part na ganun, yung dev team namin, hindi nahirapan kaming mag-deliver. Kasi nga, syempre ano yan eh, more on negotiation kasi yan. Kung meron kang customer na, ito gusto ko yan. Tapos bigyan nyo kami ng pricing, ano ba yung magagastos nyo dyan. And kailangan madelete. Kailangan talaga ng patience and transparency. Para maintindihan din ng customer na, parang along the process, mahirap pala talaga na i-develop yun. So, yun naman yung ginagawa ngayon ni Monsta Infinite. Ang bottom line lang din naman kasi niyan is gaano sila ka-flexible para doon. Kasi yung sa experience ko, kung kinakailangan ng training, kailangan magpalit ng tao, magdagdag ng tao. So, yun talaga yung gagawin para ma-deliver yung mga features ng project. And wala rin akong masabi guys. Kasi kung ilalagay ko rin yung sarili ko sa situation na to, tingin ko is really really tough talaga yung pag-develop nito. And hindi rin natin masisisi yung mga audience or part ng community, even not part of the community, to question. Kasi nga yung iba, ang isip talaga nila is hindi naman sila technical, basta nagbayad kami i-deliver niyan. Ganun lang naman yun, di ba? So malalaman na lang natin ano mangyayari sa mga susunod na mga updates. Pero yun lang sana, kung kinakailangan talaga ng mga adjustments, let's trust na gagawin yun ni Monsta Infinite. And once na mag-start naman tong game na to, for sure marami pa ring mga siguro babalik dito. Or kung hindi man, nakita ko rin naman gaano ka-active yung mga community members nung project. It's better to wait for the time then na ma-deliver natin fully ano ba yung expectation sa product kaysa madaliin natin. And then kasi iba naman yung situation dito sa blockchain eh. Kapag minadali mo yan, na-develop mo na, hindi mo na pwedeng i-reconfigure yan, kasi lalo na yung sa mga smart contract, kasi yun na yun. So yun lang guys, so I hope meron tayong natutunan dito sa video na to, and di man siya ganun ka parang super positive, pero nakikita ko pa rin naman na yung Monsta Infinite team, yung part ng mga communities, even yung mga friends ko, andito pa rin kami sa project na to. I will continue to support this and I will continue to be vocal ano man yung mga suggestions na pwede nating ma-share. Meron tayong
small giveaway campaign para sa mga accounts natin. And ito nga yung kapag nag-comment ka dun sa last video natin sa YouTube, meron kang chance na manalo ng 250 pesos GCash. O kunin lang natin tong link ng topic natin about venture capitals, yung MH Venture. And then lagay natin dito sa comment picker. Alisin lang natin yung mga duplicate and replies. And sa ngayon, meron tayong 32 participants, guys. So, it's growing, it's growing. Thank you, guys. So, kung tingin nyo valuable yung mga pinag-usapan natin, please help me share the content sa mga friends and family members nyo. So, first winner, Yumi Soriano. So, si manager, guys, nanalo siya. So, sabi niya, thank you, Sir Nick, for the info. So, yalte siya ngayon. Nice. And then next one naman, second winner, so si Joshua Caminade. So sabi niya, nice pops, very informative. Ayun guys, dito na natapos yung video na to. And kung gusto mo pang sumali sa giveaway natin, so yung next, itong video na to, itong Monsta Infinite, so comment lang kayo ano sa tingin nyo yung suggestions or feedback nyo about the game, and you'll automatically have opportunity na maka-earn din dito. Alright guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!